Hello mga kagabsat, welcome to my YouTube channel. Today is mayroon akong good news sa inyo dahil finally ay dumating na rin itong aking Google AdSense pin. Ang gusto kong magpasalamat unang-una kay God at syempre sa inyong mga sumuporta at patuloy na sumusuporta sa akin dahil kung wala kayo ay hindi ko ito makakamit. And sobrang saya ko talaga dahil dininig ni God yung panalangin ko. After itong pagsusumikap ko sa aking channel at ito bumunga din and ito na yung pinaka nagsisilbing certificate ko as a small YouTuber and parang feeling mo talaga ay certified vlogger na ako, diba? Ito sa video na to ay ituturo ko sa inyo kung ano yung mga requirements na kailangan para makuha ang Google AdSense pin and isi-share ko na rin din yung naging experience ko kung paano ko ito nakuha at yung iba pang mga katanungan about this Google AdSense pin ay sasagutan ko po. So bago tayo magsimula, kung bago ka pa lang sa aking channel, please don't forget to subscribe and hit mo na rin ang bell button para updated ka sa mga susunod ko pang mga video. So without further ado, let's get started. Dito muna tayo sa first question, paano makuha ang Google AdSense pin? Unang-una, kailangan nyo pong ma-reach yung requirements ni Google AdSense. Ito yung mga requirements. You need to have at least 1K subscribers and 4,000 watch hours within the past 12 months. At kapag na-reach na yon, ay magkakaroon na ng advertise yung inyong video at doon ay makapag-start ka ng kumita sa channel ko. Next question, kapag na-meet nyo na yung following requirements ng Google AdSense, ay makukuha na ba or darating na ba sa inyo yung inyong Google AdSense pin? Ang sagot dyan is, hindi pa po. So, ito mga dapat mong gawin. Kailangan nyo munang ma-reach yung minimum earnings of $10. Sa madaling salita, kailangan mong kumota. And yung $10 na yon ay madali mong mapag-iipunan once na consistent kang mag-upload ng mga video. Kaya dapat ay sipagan mong mag-upload ng mas maraming video. Dahil kapag marami kang ina-upload na video, ay marami din yung papasok na advertise sa inyo. That way, madali nyo nang maiipon yung $10 na yon. At kapag yung earnings nyo po ay umabot na ng $10, the AdSense will automatically mail you the letter about your pin verification. And wala na tayong ibang gagawin kundi maghantay na lang tayo. And ulitin ko po, automatic nang ipapadala sa inyo yung inyong Google AdSense pin kapag yung earnings nyo or kinita nyo ay umabot na ng $10. Ngayon naman, ilang weeks or gano'n tayo katagal maghahantay na dumating yung ating Google AdSense pin. On average, it takes about 4 weeks before the AdSense pin will arrive here in the Philippines without delays and depende na rin yan sa postal service sa inyo. At kapag sa loob ng 4 weeks na yun ay hindi pa rin dumating yung ating Google AdSense pin, ang gagawin nyo is magre-request kayo ng panibago yung pin. And you can only request for a new pin if you cannot confirm the last generated pin. And take note po, tatlong beses lang tayo makapag-request ng ating pin. And every 28 days po yun bago tayo mag-request ng mga ating susunod pang pin. At kapag hindi ito dumating sa ating bahay, within 4 weeks, saan natin ito pwedeng puntahan or kunin? So, you can go to your Philpost office in your area to check it out. Yung iba kasi ay pumupunta po sa kanilang Philpost office kapag hindi nag-arrive yung kanilang Google AdSense pin or kasi door-to-door po kasi yan. So, talagang sa bahay nyo ito i-attend. So, punta lang kayo sa inyong Philpost office, then check nyo kung nag-arrive na ba yung inyong pin doon para mas sigurado. Ngayon naman, kapag nakuha na ninyo yung inyong Google AdSense pin, ang gagawin nyo is verify nyo lang yung inyong AdSense account using the pin. Gaya nyo na lang po itong ilalagay kong video. First, punta lang kayo sa inyong Chrome or kahit anong browser. Then, scroll down. At dito sa may box, enter lang yung 6-digit code na nakalagay doon sa loob ng letter. After that, click the submit to complete the verification and wait for the confirmation. Ayan, address verification is completed. So, ganun lang po kadali. At the last question, mga ilang buwan ba yung binibigay nilang palugit para ma-confirm yung ating AdSense pin or para makuha yung ating Google AdSense pin? Bali, 4 months po yung binibigay nila sa atin. So, dapat sa loob ng 4 months na yun ay makagawa tayo ng paraan para makuha yung ating Google AdSense pin. Dahil kung hindi, ang mangyayari dyan, yung ating AdSense account will going to be disabled for the meantime. And yung mga advertise na lumalabas sa lahat ng in-upload nating videos sa ating YouTube ay mawawala po yun. Meaning, hindi ka na pwedeng kumita sa channel mo.
So, yung mga pinaghirapan mo, mawawala po yun. So, dapat gumawa ka ng paraan para makuha yung iyong Google AdSense. Ito naman yung naging experience ko kung paano ko nakuha yung aking Google AdSense team. Bali nitong March 28, 2021, nag-send sila sa akin Gmail na pwede na makapag-apply dahil nga na-reach ko na yung requirements ni Google AdSense, which is yung 1,000 subscribers and 4,000 watch hours. But that time is hindi ako agad nakapag-apply dahil hindi ko napansin na minessage na pala ako. So yung mga notification kasi dati hindi ko pa binabasa-basa kasi hindi pa ako ganun ka-focus sa channel ko. Dati, syunga-syunga pa ako dun. So, napapayaan ko. Bali nitong August 28, saka pala ako nag-apply. And nung nag-apply nga pala ako, mayroon akong tatlong copyright dun sa in-uploads kong video. Kapag nag-apply ka nga pala, ay syempre agad-agad nire-review na yung channel mo. And August 29, kinabukasan, ay nag-try akong tanggalin yung isang video ko na may copyright. So, successful naman yung pagtatanggal ko. And yung iba nga pala kapag yung pagtatanggal lang copyright sa kanila sa kani-kanilang video, ang options na lang nila is i-delete yung mismong video nila na in-upload na mayroong copyright. So, ang ginawa ko, hindi ko binura yung aking video na may copyright. Tinanggal ko lang yung song na nakapag-copyright sa akin. Kasi kapag nakapag-copyright ka, matitrace mo naman kung ano yung nakapag-copyright sa'yo. It's either yung song na ginamit mo o yung mga features. So, pwede ka makapag-copyright nun. And nung tinanggal ko is mute ko na lang yung song na yun para matanggal nga yung copyright sa isang video ko. Bali, dalawa na lang yung natitirang may copyright sa akin. So, ayun, nag-aalala ko baka nga hindi ma-monetize yung channel ko. Pero, ayun, after 3 days ay na-monetize din yung channel ko noong August 31, 2021. And nung na-monetize na yung channel ko ay syempre nagkaroon na yung advertise yung mga in-uploads kong video. Kapag nagkaroon na ng advertise, syempre, meaning noon ay kumikita ka na sa channel mo. Pero hindi mo pa agad-agad makukuha yung iyong Google AdSense pin. Kasi nga, kailangan mo munang ma-reach yung $10 na yon bago mo makuha yung Google AdSense pin mo. And yung $10 na yon ay na-reach ko nitong November 2, 2021. So, nung November 2, 2021, bali, halos yung $10 na yon ay naipon ko within 3 months. So, sa tatlong buwan na yon, so, sobrang hirap talaga. Kasi kahit gaano karami yung views mo, kung yung mga advertise na lumalabas naman sa video mo, kung nai-skip ng viewers, ay wala ka rin din kikitain doon. So, kasi yung tayo, kahit small YouTuber ako, and kahit mapasikat ka man, ay lahat tayo ay hindi kumikita sa views, kundi sa advertise tayo lahat kumikita. So, pantay-pantay po yun. So, okay lang yun. At least, ang importante na pagbigay ka ng tutorial na alam mo mapagbigay ng kaalaman ng mga viewers. So, bahala na sila kung skip nila yung mga advertise na lumalabas sa video nyo. Tapos, nung na-reach ko na nga yung $10 na yon, ay maghahantay ka after, ay maghahantay ka ng mga 28 days or 1 month bago mo makuha yung iyong Google AdSense pin. So, yung Google AdSense pin ko ay dumating nitong November 22, 2021. Ayun. 3 weeks lang dumating na sa akin. Bali, 21 days yun. Ang ina-expect ko is 28 days darating yung Google AdSense pin ko. So, napaaga. Sobrang-sobrang saya ko talaga nung dumating na yun. And nakuhaan ko dito ng video. So, upload ko na lang yung video dyan. Ayan mga kagabsat, dito na tayo nagtatapos and hope na natulungan ko kayo. And kung gustuhan nyo itong video na to, please don't forget to like this video. At kung may iba ka pang mga katanungan, ay mag-comment lang po kayo sa baba. At kung may mga gusto naman kayong ipagawang tutorial or mga suggestion dyan, just comment below para makagawa po ako ng panibagong tutorial. And thanks for watching!